Hi, Sir Rafi Tol po. Magandang araw po at sa mga taga-subaybay mo. Ako pala si Margie Brabat. Isa po akong FW dito sa Middle East. Maliban sa FW, isa po akong wholesaler ng daing from Palawan. Sana po matugunan mo tong reklamo ko. May buyer po ako dyan sa Cebu, si Mikapta. Nangutang po siya sa akin ng isang sakong daing. Pagkatapos po yung usapan namin, okay na kami doon sa isang sakon. Nag-okay na ako doon. Supposed to be 60 kilos lang in order niya, pero utangin niya sana. Pero nag-ano ako na 100 kilos na lang kasi mahal yung shipping fee ng Palawan to Cebu. Kaya para hindi siya maalakansi, kaya ginawa ko na lang 100 kilos. At nag-okay kami doon dalawa. Pagkatapos yung payment po, usapan namin 1 week to pay. Noong July 24, feed na yung daing niya doon sa isla. Pagkadating nung daing doon sa kanila, sir, okay naman yung quality. Sinunod ko yung mga gusto niya, okay yung quality, maganda. Yung timbang, walang kulang. Okay, wala siyang reklamo doon, okay na kami. Tapos inaantay ko yung date na usapan namin noong August 3 na magbayad siya. Noong August 3, sir, noong August 2 pa lang, mag-PM ako sa kanya. Giremind ko siya na daw, pakiusap kasi bukas, baka makalimutan mo kasi yung anak ko, napangakuhan ko siya na magpadala ako ng pira para pambili ng mga gamit. Or kasi nag-ano kasi ako sa anak ko na magpadala ako ng pira. Merkulis ako magpadala ng pira para magkain sila sa labas. Magbili siya ng mga gamit niya. Nag-asa yung anak ko doon. Pagkatapos yung bayar ko, hindi siya nagbayad. Ang sabi niya sa akin, sabi ko sa kanya, kahit doon sa kalahati lang, sana kung hindi kayo 6K lang. Sabi ko sa kanya, nakiusap ako noong Merkulis. Kasi nakiusap siya sa akin po na Sunday na lang ibayad. Noong Sunday po, sir, inaantay ko po yon. Pagka Sabado, piniim ko siya, giremind ko lang siya. Hindi ako nagsingil sa kanya, giremind ko lang siya para hindi niya makalimutan. Pagdating noong Sunday, sir, Hindi siya nagpadala. Sige siya, sir, bukas-bukas kasi hapon na daw siya nakahulog sa anak niya. Which is, doon ko nalaman na may isa pala siyang supplier ng daing na doon siya nagbayad ng 18K. Tapos sabi niya sa akin, bukas daw ng Monday siya maghulog. Nag-okay na rin ako doon sa Monday. Usapan namin, sabi ko, Dam, kung pwede sana 8 AM, ipadala mo kasi kailangan talaga ng anak ko. Pasensya na. Nung nag-okay naman siya, pagkatapos, sir, nung 9 AM, sir, hindi pa rin siya naghulog. Sa sobrang sama ng loob ko, sir, kasi nagpapautang na ako. Kuha ko doon sa isla, sir, is 220 yung daing. Bininta ko sa kanya, 225 per kilo lang po yung tubo ko. So sa 100 times 5, 500 lang yung tubo ko doon. Paghulog ko dito ng pira galing sa Saudi, sir, may charge pa akong 300 plus, 25 real yun. I-convert dyan sa pira sa Pinas, 300 plus yun. At wala naman akong ano doon, yaw-yaw doon. Pagkatapos, sir, pinost ko siya doon sa FB ko. Sa FB ko lang, hindi sa mga GC. Pinost ko siya sa FB ko na ganun. Wala naman ako masama na sinabi sana. Kaya lang puro siya bukas-bukas. Kaya doon ako napuno talaga. Pinost ko siya sa mga GC. Tapos nagalit siya. Bakit ko raw siya pinost? Kasi sir, nakakawala talaga ng gana yung nagpapautang pa. Tapos ikaw pa yung napasama. Tapos ngayon, sir, hanggang ngayon, sir, hindi pa siya nagbayad. Yung anak ko nagpas. Yung anak ko nagpasa na siya dito ng picture. Pero wala talaga ako may padala. Yun lang din. Yun lang din inaasahan ko na pira eh. Wala pa akong sahod dito. Sa 27 pa yung sahod ko, kaya nagpupumilit ako sa bayar ko na bayaran niya ako. Tapos ang masakit pa. Kasi yung pera na yun,
Eh, padalhan ko din sana si Papa doon kasi wala na daw silang ulam. Nakiusap ako sa buyer ko na kung anong gusto niya sundin ko sa kanya. Nakipagsipil po ako sa kanya sa GC po para maayos namin yung problema. Doon ako nagmamakaawa ako sa kanya pero wala siyang ginawa. Sa halip na solusyonan niya yung problema niya, nag-leave siya doon sa pinagsitilan namin. Umalis siya doon. Pagkatapos ngayon, sir, na nag-post na ako, na nag-post, sobrang galit na niya. Ayaw na niya akong bayaran. Sobrang hirap ko yung kinuha para makabigay sa kanya. Nag-hirap ako dito. Although 22,600 lang yun. Pero lahat ng hirap na andun. Maliban pala sa one sock, sir. Nag-utang pa siya sa akin ng cash. Pero yung cash, sir, usapan namin one day lang kasi hindi ko yung pira. Pira yun ang bayar ko na pinagkatiwala niya sa akin. Ay, hindi ko sana ibigay yung 2,300 kasi hindi ko talaga yung pira. Pero nakiusap siya sa akin that time. Nang pahiramin ko siya, kaya pinahiram ko siya ng 2,300. Sabi kasi niya, ibalik niya bukas. Sabi ko sa kanya, ibalik mo kasi hindi yan sa akin. Baka mag-chat yung may-ari niya na may pabayaran siya. Wala akong maibigay. Nung nag-chat na sa akin yung pinabayaran, wala talaga akong maibigay, sir. Kasi nandyan sa kanya yung pira. Nakailang araw pa bago niya binalik. Tapos pagbalik niya sa pira, sir, yung inutang niya, 2,300 pa. Balik niya, naging 2,200 na lang. Sabi ko, bakit kulang daw? Ako pa ang napasama sa ano ko, sa isa kong buyer na ginamit ko yung pira niya na wala pa alam. Aawa po talaga ako. Sana ako gusto mo na magpadala. Wala akong magawa. Lahat po ng ebidensya, sir, nandito ako, sir, na nagpadala ako sa kanya ng pira. Ito yung ebidensya, sir, na nagpadala ako. Pambayad ng daing niya. At may ebidensya din ako na yung mga quality ng daing niya. Meron din ako lahat, sir. Willing po akong makipag-cooperate, sir, sa mga ebidensyang hihingiin niyo po. Maraming salamat.